How to breed dubia roaches. Hey, what's up mga ka-chillax, no? Ngayong araw na to, papakita ko sa inyo yung isa sa mga projects ko, no? Ang pagbe-breed ng mga feeders, no? So, bakit nga ba kailangan natin mag-breed ng mga feeders? Lalong-lalo na kung marami tayong mga animals na nagde-depend dito. Yes, number one, kailangan natin para, syempre, matipid. Kasi pag bumili ka sa labas nito or sa shop or sa ibang tao, medyo mahal ang pagbe-breed ng mga ganitong feeders, no? At pangalawa, siyempre para ano tayo, hindi tayo ma-stress, no? Uy, wait lang, no? So may nakikita tayong white na dubia doon. Eh, no? Yan. Yan ay tingin ko mag-molt na yan eh. Yung molting is parang shedding siya sa snake, no? Ibig sabihin lang nito, lalaki na siya, mag-evolve na siya, no? So, yung diet nga pala ng mga dubia ko ay vegetables lang, no? So, nakita nyo din, marami may repolyo, no? Kasi, since na marami kaming gulay dito sa bahay, yan yung pinapakain ko sa kanila. Iwasan din natin sila, mga kachilaks, na mabasa. Kasi pag nabasa sila, madali silang mamatay.